Yo, what up mga krap mo to? Sa hirap ng buhay ngayon, grabe talaga, ramdam. So, may natira kaming munggo. So, sabi ko sayang to, kaya sama ko na lang to sa lulutuin ko ngayong araw na to. So, tinawag ko tong chicken munggo dobo a la Chris Repa. Yeah! Siyempre, kailangan lahat ng lulutuin natin mga krap mo to is malinis. So, bago ko siya lalagain yung munggo, pinugasan muna, parang nagulungan ng bigas. Takpan muna natin yan mga krap mo to. At saka natin, ihanda ulit yung sibuya, tsaka yung bawang, diba? Huwain nyo yung sibuyas sa kagustuhan nyong hiwa. Yung sa akin, yung hiwa ko pang middle class lang yan. So, katamtamang hiwa lang. Yung tamang hiwa lang, diba? Ganun naman talaga eh. Kung ano yung gusto mo, yung bawang, tingnan mo, pinipit-pit ko lang yan, mga karap mo to. Ganyan lang yan, para mabilis siyang balataan. Tapos, hiwa-hiwain ko na ng ganyan, diba? Mabilisan lang to, mga karap mo to. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung magkano lang yung naging gastos ko dito, tapos naging ulam pa namin to simula tanghali hanggang gabi. Yeah! Yun! Tapos ko nang hiwain ng bawang at sibuyas mga karap mo to. So yun, predict-pit muna natin yung mga balat-balat. Ayan o, oh. Meron akong isang kilong manok, tapos laurel, bawang sibuyas, syempre, mantika, toyo. Syempre, nandyan, may adobo yan eh, diba? Di mo mawala yan, toyo, tsaka suka. Dito mga karap mo to, naganda ako ng harina na nilagyan ko muna siya ng tubig. Ito yung pampalapot para maging saucy siya mga karap mo to. Diba? Ay paparo sa pagluluto ay saucy tayo. Dahil dyan mga karap mo to, luto na pala yung munggo. So ang gagawin natin dyan, tabi muna natin yung munggo kasi luto na siya eh. Tapos mag-lisa na tayo ng bawang at sibuyas. Tingnan ko muna kung mainit na. Ganun naman talaga eh. Pag mainit na, saka natin lagyan ng mantika. So after natin lagyan ng mantika, dito sa part na to mga karap mo to, ito yung ano ko, way ko ng pagluto. Ginagawa ko sa kanya, inuuna ko muna yung manok. Parang sinasangkutsa ko muna siya. Ito turo sa akin to ng aking kuya, si Kuya Rolly dati. So may mga natututunan ako sa mga tinuro niya. Kaya sa mga bata dyan, kung ano yung tinuturo ng mga magulang nyo, mga ate, kuya, sundin nyo kasi kung alam nyo namang tama yung tinuturo sa inyo, pag laki nyo, magagamit nyo din yan. Okay, kids? Yeah! Ayun, sige, tuloy tayo sa pagluluto ng aking chicken munggo dobo a la Chris Repa. Siyempre, pag sangkot siya kasi mga karap mo to, kailangan lahat yung lutong-luto eh. So, binabaliktad-baliktad ko siya para kapag yung niluluto ko na siya, hindi siya matatanggal yung balat. So, dikit pa rin yung balat niya. Mga karap mo to, no, hindi ako professional sa pagluluto. Oh, you're so funny. Itong mga ginagawa akong luto is based on experience lang to mga karap mo to. Duh. So, kung ano yung matutunan ko, ina-apply ko lang. So, ito, binabahagi ko, baka magustuhan nyo, di ba? So, ayun na. Sige, tara, tuloy tayo. Pag ganitong adobo mga karap mo to, ang inuuna ko is yung sibuyas muna, bago yung bawang. Kasi, naisip ko at na-realize ko, based on experience ulit, pag inuuna ko yung bawang, lagi siyang natututong. Ang bilis niya, kumbaga, hindi naman tutong, kumbaga, ang bilis niyang maluto. Hindi katulad pag ganito, lalo na't yung manok natin andyan sa kawali, di ba? Kailangan natin yung medyo matagal. So, yan, niluluto ko muna yung bawang at saka yung sibuyas. Kapag medyo golden brown na yan, pwede na yan, mga karap mo to. Ihalo-halo na natin yan. So, kailangan lang natin maghintay. Lahat naman ganun eh. Tingnan, yan, okay na, hinahalo na natin, oh. Parang sa buhay lang din natin yan mga karap mo to. Hindi pa bilisan. Siyempre, diskarte dapat marunong ka sa lahat, di ba? So, yun na. Nilagyan na natin ng toyo. Usual, adobo to, may toyo. Huwag yung galing sa ulo, ha. Tapos, may suka. Di ba? Okay. Takpan muna natin yan mga karap mo to. After 2 minutes mga karap mo to, chinek ko na ulit. Yun, oh. Kasi hindi siya pwedeng napakatagal kasi may malalabsa yung manok. Ayoko kasi nang ganun yung parang naghihiwa-hiwalay na yung ano ng manok. Ayun, gusto ko yung parang buo pa rin yung manok tapos juicy siya. Wow, diba? Nasarap kainin nun. Tapos eh, may ano pa to, may twist pa yung adobong manok na parang kumbaga eh, nakaka-excite. Yeah! Dahil na-excite ako mga karap mo to, nakakalungkot, hindi ko na-videohan yung paglagay ko ng munggo. Nangyari na nga yung mga karap mo to, tuloy lang. Lagi lang tayong tuloy-tuloy kahit nagkakamali tayo.
yun na nga, nakita nyo, nilagyan ko na siya ng asin, tsaka ng magic sarap, o anong seasoning yung pwede nyo bang ilagay dyan, tapos nilagyan ko na siya ng laurel. Basta lagi nyo tandaan, mga karap mo to, no? Nagkakamali ang tao, pero lagi nyo tandaan, kapag nagkamali tayo, dun tayo matututo. Kapag hindi ka nadadapa, hindi ka matututong bumangon. So, takpan muna natin yan, mga karap. Yeah! Yun o, buksan na natin after 2 minutes ulit, mga karap mo to. Ito na. Alam nyo ba habang niluluto ito, yung amoy niya, yung aroma, napakasarap. Baga, amoy pa lang ulam na. Ayan o, yun o. Tiki man time na to, mga karap mo to. Nam-nam na naman. Madami na naman makakain si Chris Repa na ito, mga karap mo to. Ayan o, kita nyo ba yan? Napakasarap ng pagkakaluto ko na yan, chicken mungudobo a la Chris Repa. Nakita nyo, sarap na sarap ako niya. As in talagang parang wala nang bukas yung kain. So yung mga karap mo to, lagay ko na lang sa description below kung magkano lahat-lahat ng nagastos ko sa ulam na to. Thank you guys, peace, and I'm out.